What's up sa inyo mga par? Ngayong araw ay naisipan ko nga pala magluto ng ulam kasi nagugutom na naman tayo. Wala na may ibang magluluto para sa atin kundi sarili lang natin. At dito nga mga par, iniready ko na yung mga sangkap ng lulutuin nating ulam. Iyan, meron tayong sibuyas, kamatis, tsaka meron tayo dito talong at gabi. Tsaka meron din tayong siling haba. Ito yung baboy na lulutuin natin. Tsaka meron tayo ditong sinamang kangkong. Kasi ang lulutuin natin ay sinigang na baboy mga par, kasi medyo nagkikrave ako ngayon eh. At ito yung sinigang sa gabi, baka naman, bahala ka na. At dito nga mga par, nagpainit na tayo ng mantika para may sarang na natin yung lulutuin natin kasi grabe na ang gutom talaga. At dito nga, nilagay ko na yung sibuyas mga par para mahalo-halo natin. At dito isusunod na natin yung kamatis. Yan, nilalagay na natin yan dyan para mag-mix na yung lasa niya mga par. Pagtapos nitong halu-haluin ko mga par ng saglit, ilalagay ko na dito yung baboy para maluto na agad kasi medyo matagal-tagal ito. Yung mga ilang buwan aabutin ito bago maluto mga par. Yan, ilagay ko na nga dyan mga par lahat na yan para wala nang matitira at baka may kumuha pang iba. Yan, konting halo pa mga par, nilagyan ko na yan ng asin na pampalasa kasi number one natin na kailangan yan. Pagtapos niya, nilagyan ko rin yung mga par ng paminta. Iyan, makakalimutan ko patawag dyan. Tsaka yan, konting halo pa mga par. Pagtapos niya, nilagyan ko na yan ng tubig para mapalambot na natin yung baboy. At medyo dinamihan ko nga yung tubig dito mga par para talagang mapalambot natin yung baboy. Yan, konting halo-halo lang mga par para mag-mix yung lasa ng mga nilagyan natin ingredients. At dito nga, tinakpan ko muna to mga par. Maghahantay ulit tayo ng ilang buwan para natin maluto na maigi talaga yan. Yeah. Paano masabi? Yan, mga ilang buwan nga ang nakalipas ay kumulo na siya mga par. Yan, binuksan ko na ulit at konting halo pa para mag-mix lalo yung lasa nung niluluto nating ulam na sinigang na baboy. Kasi medyo nagugutom na tayo. Anong oras na din kasi? Yung gising kasi namin dito eh, alas 12 na. Yung almusal pa lang namin yun mga par. At dito nga, nilagay ko na yung gabi mga par kasi medyo matigas-tigas din yan eh. Kailangan din nating palambutin ng konti yan, mga ilang buwan din ang aabutin yan bago lumambot kasi medyo matigas din yan eh. Yan, hinalo ko lang ng konti. Yan, konting halo-halo pa mga par, tinakpan ko na ulit yan. At dito ay buwan na naman ang aantayin natin bago siya maluto. Makalipas nga ang ilang buwan mga par, kumulo na yung niluluto nating sinigang na baboy kaya binuksan ko na ulit siya at medyo gutom na talaga ako, hindi pa nag-aalmusal, tanghalin tapat na. Iyan, nilagay ko na din dito yung sili mga par at sunod ko nang inilagay mga par yung sinigang sa gabi. Iyan oh, sinigang sa gabi, baka naman, bahala ka na. Iyan, konting halo pa, tinakpan ko na ulit yan mga par para pakuluin ulit at mag-aantay na naman tayo ng ilang buwan bago maluto. Paano masabi? At makalipas nga ang ilang buwan ay kumulo na naman siya mga par. Grabe, ang lambot na nito. Kanina ko pa ito pinapakulo eh. At dito ilalagay ko na nga yung gulay na talong mga par. Iyan. Yan, pagkatapos ko niyang ilagay mga par, isusunod ko na din yung gulay na kangkong. Yan, isasama ko na siya dyan. At medyo madami-dami nga yung nailagay ko na gulay. Pero ayos lang yan mga par, may kasabihan nga tayo na okay lang na sumobra, wag lang magkulang. Kasi pag-ibig lang yan eh, binigay mo ng lahat. Sobra-sobra na pero iniwanan ka pa din. Ang galing, ang galing! Pero ganun talaga ang buhay mga par, walang permanente sa mundo. Teka, bakit tayo napunta sa ganun? Sa pagluluto lang tayo ng sinigang. Dito nga pinagkakasya ko na yan mga par at pagkatapos niya ni tatakpan ko na ulit yan para tuluyan ng maluto yung ilang buwan nating nilulutong sinigang. Gugong! At dito nga mga par, hinaantay na lang natin na maluto yung gulay. Kasi yung karne ayos na yun, luto na yun. Pwede na tayong kumain, mga ilang buwan na lang. Ayan, pagtapos nga ng ilang buwan ay binuksan ko na. Dito, titikman ko na yan mga par. Kukuha na ako ng konti dyan para matikman na natin kung ano ban lasa nung niluto nating sinigang. At eto na nga mga par, ayan na siya. Ayan, hala, kumain na rin kayo dyan. Salamat sa panonood at nasayang ko na naman yung ilang minuto ng buhay nyo.